hi guys! I am back with the beautiful Diyosa, MJ Lastimosa. MJ, good afternoon! Maraming salamat for agreeing to sit down with me virtually. Of course, tita sa pageantry. Nako! Kung alam mo lang, sobrang excited ako dito. Because nung time mo, which was, I would say 2014, yun talaga yung kasagsagan ng pagiging active ko sa pageantry. So talagang, kanina, I did a little bit of research before tayo sumabak. Nabalikan ko lahat ng mga posts ko kay Norman's blog na talagang laban na laban sa'yo. Nakakaloka. Screenshot ko kanina, sabi ko nakakahiya ako. Ang dami kong mga sinabi. Down the memory lane. Sobra, kasi syempre naghanap ako for visuals, naghanap ako ano ba yung mga statements mo, naghanap din ako ano ba mga pinagsasabi ko. Maayos naman, pero grabe yung, ngayon kasi may preno na ako, hindi katulad dun pag sinabi ko ayoko. Pero talagang laban na laban ako nung laban mo. Ayan. I think nagmamature din tayo sa pageant. Diba? So, medyo naintindihan ko. Sobra. Point, pag medyo matagal na tayong pageant fan, we choose our battle na. Pag medyo fresh pa, yung talagang may oras tayo sa lahat. Sobra. Alam mo kanina, bago tayo nag-start, nag-post ako sa tita sa pageantry ng favorite ko na photoshoot mo, yung baol photoshoot. And then, ang gusto ko sana, ilagay yung screenshot ng mga, just one of a few things na nasabi ko sa Norman's blog. Na talagang nakakatawa yung verbiage, pero tama ka nga, sobrang nagmamature ka. Kasi ngayon, nakikita ko pumipreno ako. Tapos, ang saya lang, na ilang taon lang naman ang pagitan noon. So, ang fun. Yeah. Kakatuwa. So, MJ, I think the evolvement of the fan, sumabay din sa evolvement of Binibining Pilipinas, diba? Of the Philippine pageantry. So, yun the whole pageantry, talagang nag-evolve siya, na parang, we know better how to approach things. Kasi syempre, nung nagka-limelight na talaga yung Philippines, doon na parang mas mataas na rin yung expectation. Kasi syempre, kung powerhouse kayo, we should act a certain way na rin, di ba? Yes. Hindi medyo nagpipigil. Hindi powerhouse tapos garbage yung ugali. Paminsan-minsan, alam mo naman, paminsan-minsan, ginagamit natin yung garbage card at paminsan-minsan sa'yo pa kami humuhugot ng mga linya. Mm-hmm. Patola ka rin kasi minsan eh, kaya ang saya-saya. Minsan. Nakakatuwa. So MJ, what's been keeping you busy? I know that you have gone through like some interviews virtually, but what's keeping you busy these days? You mean 2020? 2020, oo nga. I mean, syempre may activity naman, 'di ba? Kahit paano. nung nag-start in 2020, I was really looking forward for this year kasi nag-sign ako sa bagong management and it's more of movie deal. So, syempre after Binibining Pilipinas, I was working with couple of shows sa ABS-CBN and nag-enjoy din ako sa experience kong yun. Pero I never really have experience doing movies. And then, come 2020 nga, I had this offer na gumawa ng mga movies. And I was really excited kasi syempre, ma-experience ko yung mga iba't ibang roles. Yung talagang, alam mo yon yung eto talagang it's being an artist. Yung ibang craft naman yung susubukan ko kung kaya ko ba. So I was really looking forward na supposedly busy, supposedly sunod-sunod yung mga projects. But then, things happen. Oo. Tsaka sa lahat naman sa atin. Oo. So, for a while, idol. Kasi syempre, hindi namin alam kung push kung pa. Ano ba. Oo. Pero, most definitely, tutuloy namin yung movie. Pero, syempre, maraming mga measures na kailangang i-meet and mga requirements from the government and for the safety rin ng mga nagtatrabaho. But, yun yung actually next phase ng career ko na next phase. Ayun. Oo. Yun yung we started filming. This is a zombie movie, which I'm very, very excited. I'm looking forward
into it kasi yung mga roles previously na ginawa ko more on fantasies, mga ganun. So yes. This is like yes. On a different level. Kaya I was really super excited about this. Yun nga, hindi pa namin natatapos. May mga ilang filming days pa kami na natitira. And sana hopefully by 2020 talagang in God's will matapos namin. Pero, well, yun nga, kailangan natin mag-readjust lahat. But at least sa part mo, nandiyan na yan eh. Inaantay na lang talaga natin na medyo yes. Mag-normal na lang lahat. So, nakakatuwa naman na, syempre proud na proud ka dito sa next phase mo. And nasundan kasi namin. Nasundan namin nung pageant girl ka. Nasundan namin nung nag-hosting ka na right after. And then you went into TV. Tapos ngayon talagang movies pa talaga tayo. Oo, I'm looking forward to it. And actually, yung MJ All The Way, they have an idea na rin naman ng mga ginagawa. Cute! I'm super excited. Kasi cute, involved! Tapos ngayon, sabi nila, sabay-sabay tayo manonood. Nakakatuwa. Uy, nakakatuwa. Nakakatuwa. Kasi syempre, hindi lang naman ikaw yung nag-venture sa ganyan. The other beauty queens as well. Of course, Pia, and then Kylie and Maxine, yes. They've been doing really well dito pala sa showbiz, di ba? Medyo na-de-delay na. Nakakatuwa. Dati kasi nakikita mo sila sa stage lang, you know, makeup, gown, bare, di ba? Halos walang makeup. Talagang, this is something different nung ginagawa namin nung pageantry. So, I think ito mas makikilala mo yung mga beauty queens after. Oo, mas lumalabas yung personality, no? Yes, yes. Ang mahirap kasi nung time mo, actually, I would say time mo, up until yung time mo, kasi medyo nahirapan pa tayo makilala yung mga girls noon because nung up until 2014, although may social media na, hindi katulad nung pagkalkal natin sa social media ng mga girls ngayon. Before, talagang pictures nyo lang. Kaya nga laban na laban nun. Kasi lahat ng mga binirelease mo na photos, pasabog lahat. And it was just really one-dimensional. Hindi namin makalkal ano bang personality mo. So, diba? At least ngayon nag-evolve. Okay, so, a lot of our fans would really want to know more about Binibini, of course, Miss Universe. So, let's start muna sa Binibini. Hindi ko na masyado itatouch yung mga previous na tries mo, but pagdating sa MJ Lastimosa, hindi masyadong angat yung narrative na tatlong beses ka sumali. It's more angat with Pia. Pero actually, tatlong beses ka sumali. Yes. What changed dun sa third time mo? I just wanna know your opinion because for the others, they said na their second and third try, medyo nag-relax na sila. What about you? What changed in your game plan? I think it's just the same. Yung second try ko, it's more of I was very stiff, I was in the box, I was overthinking. Yung kasi nga, I didn't have a plan B. My plan A was to win. So, parang sabi ko, once na sumali ako ulit, this is win or win. Parang hindi ko inisip na pwedeng matalo ka, na bilog ang mundo, na minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. I was just very confident na napagdaanan ko na yung experiences of being Pilipinas candidate. And I felt like I already know na sabi ko, alam ko na to eh, diba? Tapos yung second try ko naman, so, kaya yun yung ganun, yung eto, ano lang, realization ko lang after so many years. Stiff ako. The third time, because I wasn't really planning to join for the third time, and because of the people who really loved me and believed in me, I was convinced to join again. I think I let go. Na parang, sabi ko, I already know how it is to lose a competition. So, parang sabi ko na lang sa sarili ko, walang mawawala, di ba? One of my friends actually, who's one of the big partners of Binibining Pilipinas na nakatrabaho ko na noong 2011, sabi niya sa akin ng third time. Kasi syempre, full of fear din. Of like, baka sabihin ng mga tao, she doesn't know when to stop, yung bakit sali ng sali, ganyan. Ako yun! Ako yung mga tipong yun. Sabi sa akin nung sabi niya,
ano mawawala, di ba? Pag nanalo ka, then it's good. People will celebrate you. Pag natalo ka, most of the time, people will just focus on the girls who already won. So maybe at some point, you'll feel bad. Pero you'll just move on. Makakalimutan lang din naman ng tao yan, sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, makakalimutan lang din naman ng mga tao yan. Na, parang di naman. Kahit matalo ka, lahat naman ng tao, di ba, nakaka-experience ng panalo at talo sa buhay. So parang isa yun sa mga, I think at that point na pinanghawakan ko na, what am I gonna lose, di ba? Wala namang mawawala kung itatry ko ulit. Pero I decided to turn off all my social media. Kaya nga, para, alam mo yun, minus distraction. And kasi marami akong pinagdaraan. Ako, yun naman pala. Yun ang rason. Alam mo, pinakinggan ko kasi yung, inulit ko yung live ninyo ni Bessie. Sa pagkakaintindi ko, na-mention mo na you turned off your social media sa Miss Universe. So, hindi ko alam na you turned off your social media bago pa mag-Miss Universe. Eh, yun naman pala. Ang hirap namin i-reach ka. Kasi syempre, di ba, kapag may social media platform, di ba yung mga fans, katulad kung hindi man fans or admins o kaya naman analysts, ang daming ideas na mas magaling pa dun sa mga kandidata tsaka sa mga... Kaya hindi ko alam na tinurn off ko pala siya. Kaya pala hindi ka namin ma-reach nung time na yun sa mga suggestions namin. Actually, nakakatawa nga minsan pag may mga sinasabi yung mga pageant analysts sa comment section. Parang natatawa na lang ako kasi parang masyado complicated yung analysis nila. Oo, yung gusto. Kaya kami sa pumipreno na rin ako eh. Alam mo, syempre nag-a-analyze ako. So gagawin ko, pag talagang major-major na lang, pag kunwari yan, may event, o talagang, eto, burning, itching yung question, ipapa-analyze. Pero yung hindi katulad noon na sasawsawan mo lahat, nakahiya, di ba? Actually, okay lang naman nung time ko to not use the social media. Kasi unlike starting PS, on PS time, napakalaki ng contribution ng online. Kasi online voting sobra. Nga can actually bring you up to top 3, di ba? Yes. Pero nung time namin, wala pa, may online voting, but it's only for the national costume. So, hindi pa ganun ka-heavy yung importance ng presence on social media. But if it was needed, of course, I would have done it. Pero iniwasan ko na lang yung mga factor na I felt like will distract me. Na I felt like maybe it will take me out of like, you know, being present in the competition. Kasi based on my past experiences in Binibining Pilipinas, sometimes it can really occupy. Ubos oras. Na pag may ito yung gusto ng mga, minsan pag nakita mo na ganito yung mga comments nila, parang gusto mo pang malaman kung ano pa yung mga sasabihin nila, which can actually, you know, sometimes maybe... do you good or do bad. So, for me... Baka ma-steer din yung direction mo. Oo. So, at that time, I just really trusted my team. I trusted myself. And, ayun, pinasuggest ko na lang yung experience ko sa Miss Universe and hoping that whatever I give on that stage will be enough, diba, for me to do well. Touch up ko lang a little bit about that before I go back to Binibini and Miss Universe. What you did was that you... shut off your social media para wala ka talagang masyadong makuhang news sa or opinion sa labas. Now that we are in 2020, moving forward to 2021 and, you know, the succeeding years for these pageants, would you also suggest the same thing to our girls who will be competing in the international pageants from this year moving forward? Yung strategy mo noon na pag-shut off, would you suggest that they do that? Oh my gosh, having Miss Universe Earth for the first time happening online, can you not be... Yun na nga. Yun na nga, di ba? Wala, hindi na siguro pwede, no? Oo. Kasi nung medyo bata-bata pa ako, I remember that there was this beauty queen na sabi niya sa akin, you should just focus on yourself. So parang alam mo yung mga kabayo, yung tinatakpan yung eyes para isa lang yung focus mo doon sa endpoint. I think mahirap right now since lahat nga tayo, our interviews being done online. So definitely presence on social media,
online presence is very important. So I think what I can suggest is knowing how to handle your emotions better. And ayun, oo, tama. Yung oo. Judgment mo sa mga bagay na nababasa mo. Alam kong it's a different level of ito talagang test to sa mga bagong, syempre, new generation of beauty queens. Talagang beauty queens. Kasi syempre, narinig mo lahat ng sinasabi ng mga tao. Yung ibang tao, nagko-comment lang sa kung ano nakikita nila. As of the moment, di naman nila sinundan yung journey mo. Wala, hindi ka naman nila kilala. So parang kami judging the book by its cover. So what they see on a certain picture, like what one person have said, pinapaniwalaan na agad nila. So ikaw, at lumalaki, ha? Oo, lumalaki. You should really know how to weigh things. Na, eto ba, hahayaan ko bang maapektuhan ako? Or hindi? Or eto ba, intake ko in a good way? Or ma-offend ako? So, I think it will test your maturity din. Talaga. So, maganda rin na medyo pwede na natin balikan noon kasi kung medyo, kasi alam mo yung time mo sa Miss Universe, alam naman natin very controversial yan because of choices that were made and maybe policies that were imposed. So, balik muna tayo saglit sa Binibining Pilipinas because I don't know if you can answer this, anyway we can cut this. It's pretty well known that you were part of ACES before. And then when you won and then when you competed at Miss Universe KF ka na. I just want to know what worked with KF this time around. Anong mga like changes nila or what were the policies na parang sakto dun sa parang compass mo kung ano yung mga gusto mong mangyari sa preparation mo? Ako personally, it was just my time. I don't want to blame any camp or this camp is better than the other camp kasi experiencing both camps, alam kong both mamas of both camps are really doing their best to help every candidate who is joining national and international competition. At hindi ko pwedeng i-discredit yung lahat ng effort ng mga mamas who are, most of them actually are not asking for any cent from these girls. And most of them actually are shedding out money to help them. Money, mga hopefuls from the provinces na talagang walang-wala. Yung parents nila, hindi sila matulungan. Pero they are just, you know, willing and they really wanted it. It's their passion to join the Binibining Pilipinas. And because for the love of this mama sa pageant and just, you know, the passion nila for the pageant, they are actually spending their own money to help their teachers. Sobra. That's for both camps. Money and time and effort. Talagang hindi mo mababayaran yan. So, I cannot discredit both camps. But I felt like my mindset at that time, on the third time, really helped me. I could have won the first time with ACES or the second time in ACES. It's all... Because they can only teach me as much, you know. Mm-hmm. They can only teach me as much. They can only input all these things that you have to do and you have to know in a pageant. Pero pag hindi ako nag-perform on the pageant night, it's nothing. Pag hindi ko nasagot yung question, then where will I end up? So I think it's just a matter of how I will handle myself on the pageant night. Because they can only do so much for you. Pag hindi mo in-apply yun sa sarili mo on the pageant night, then I don't think you can really win the crown. But I think my experiences with both camps is what really, really helped me to win. Alam naman natin, MJ, na sa Philippine setting, ang laki ng role ng camps dito. And it was just like very unusual for a Catriona Gray to get rid of camps altogether. Parang isolated case yun. Nagre-revert pa rin tayo ngayon. But we should also remember that Catriona came from a camp. From a camp. That's right. Pero, tama, tama. She didn't just win because she won in Binibini one day and decided to join Binibini.
Tama. She didn't just walk into Binibing Pilipinas and decided to join. She was trained by a camp. She actually met up with the other camp for a little bit. She was trained too. So she has all this input that actually helped her. She has beauty queen friends. So she has actually a good amount of support system and friends training that actually helped her to be the Miss Universe that, you know, that we have today. So, Talaga siya. Medyo different yung case niya. I think napakalaking tulong ng mga camps sa Philippines. Actually, isa yan sa advantage natin. Bakit sobra. Naging powerhouse talaga tayo sa any international stage, any international pageants that you watch. Talagang pag lumaban yung Miss Philippines, she's well prepared, she knows what to do, she knows how to walk, she is somehow, you know, very confident. Talagang nakikita mo sa aura. Can you let us in on this mindset? Because knowing that you introduced the camps, alam naman natin na whether the girl wins from this camp or the other camp, parang ang nakikita lang namin na, like from the pageant fans, may konting sama ng loob kapag camps start to invite other countries or maybe accept other countries to train here. Now, I understand, personally, okay lang sa akin yun. Wala namang problema. But for the others, they're more passionate about keeping all these knowledge to ourselves. Because you're from KF, and KF is also known to accept a lot of these girls, not just training for Miss Universe, but for Supra as well. Anong opinion mo dito? Should we keep these like vital information to ourselves, or should we share the love? masyadong sensitive. Hi, MJ! I just moved the router closer to me kasi parang ay! Diba, like, pinag-usapan lang naman namin yung hair mo. Diba? Sabi ko, bakit kay MJ kumulot ng maganda? Bakit sa akin kumulot in places na hindi dapat kumulot? Actually, yung mga magic hair curler, yun lang talaga yung ginagamit ko. Kasi pag nagpa-plancha ako, mahirap yung ganun ng ganun. Mas nakakapagod. So, the auto... Yoko! Rebond na nga ako. Bisco. Ay, hindi ako nagpapareband kasi nakakasira ng hair. Ayun na nga. And nakaka-flat. So just embrace your natural curls. Oh my gosh, babay lang. Oy, nag-dye ako para sa iyo. Wow, grabe na yung puti ng buhok ko. Sabi ko, pero wait, kasi MJ to, magda-dye ako ng very slight. Puti ang buhok mo, you're stressing yourself too much. Hindi naman. Kung hindi mo na itatanong MJ, magpa-40 na ako. Oh my gosh. So talagang namumut na uuna na siya. Ang bongga, baka nasa lahi lang. Baka, si Mudra ganun eh. Oo. Or kakabunod. So, ano na yun? The last yes. Question. My question was, yung tungkol sa camps. Like, anong opinion mo with, like, let's say, camps inviting or accepting, like, candidates to train here? Because for me, I'm fine with it. Kasi, di ba nga, we used to do that with Colombia, we used to do that with Venezuela. So, I'm part of that generation na gets yun eh. But for the others, especially kapag nababangga natin, let's say, mga Indonesians, may sama ng loob because a lot of their girls, for example, they train here. So, what's your opinion on this? Akin, ang take ko dyan, parang ano lang yan eh. Parang exchange student lang eh, alam mo yun? I like that. Kasi marami akong friends na actually went to other countries to study. And that's, you know, you learn something from other countries, di ba? Wala namang masama to share. Kasi when we, at some point, the Philippine pageantry, nung hindi pa tayo ganun ka-stable or powerhouse, pumupunta rin naman tayo sa Venezuela and Colombia to learn something. Mm-hmm. And at that time, sila lang yung talagang kilalang powerhouse. Meron. Diba? Oo. And I don't think it was a big deal for them. Kasi yung pageant schools doon, talagang it's open internationally. Lahat ng girls from different countries can come there and actually learn whatever you need to learn from pageants.
So, I think naging masyadong critical lang and sensitive yung mga Filipinos. And at some point, tinatago pa ng mga camp na pag may tinutulong. Nahuhuli ni Tita B. Nahahalungkat ni Tita B kung saan galing. Nakakaloka. Pero syempre, pag nasa stage na alam mo na kung sino yun. Ay! Alam ko yung hampas ng hips na yan. Oo, tama, tama. Nakakaloka, di ba? And actually nga, nakakatuwa kasi napakarami ng mga Filipinos designers. Mga iba't ibang countries. And sobra. And for these countries to actually trust our designers na tayo mismo at that point, hindi nga natin masuot-suot yung mga sarili natin gawa. Exactly. But ngayon, nakikita na natin na napakarami ng designers actually nakakapagdamit ng mga international. Sobra. And so I think that's a good platform, 'di ba? Na sobra. Na makita internationally yung mga gawang Pinoy. So I think we should have to take it easy. Kalma lang tayo. Pero gusto ko yung take mo diyan. Hindi ko kasi to narinig sa iba eh. Pero gusto ko yung term na ginamit mo, yung exchange student analysis. Kasi it kind of makes more sense. And I think the reason kung bakit medyo mainit yung dugo natin is because we only have, well, at that time, ha, we only had two major camps. And I think most of the Filipino fans feel na nawawala ang atensyon ng pagtitrain sa kandidata ng Pilipinas, nalilihis kapag nag-iimbita pa kayo ng iba. Is that the case? I mean, because you train for Miss Universe, hindi ko alam kung meron ka pang kasabay mag-training nung time na yon, but yung focus ng training mo, naka-focus ba sila sa iyo o talagang may hatian talaga ng attention when it comes to training? There is 24 hours in a day. I think that's more than enough to para ma-divide yung attention. Pero based on my own experience kasi yung nakita ko aside from Shamsi, was my best friend na nandun ako every inch of her Miss Universe journey. Never at any point did I felt like na-divide yung attention considering na marami ring KF girls were training for their own international competition. I was with Chris Hanson, I was with Parul, and si Miss Earth din at that time is from KF, si Jamie Herrell. So, So, hindi ko naman naramdaman na na-divide kasi mas maraming ang tinetrain pag Binibining Pilipinas eh. Sa bagay, would be like 10 girls, 15 girls na tinitrain. And actually, hindi naman monopolize yung kung ano yung tinuturo nila na, eto ang lakad na gagawin ng lahat. Hindi, actually, ina-analyze nila every girl kung ano yung lakad na bagay sa'yo, kung ano yung hair and makeup na bagay sa'yo, kung paano ba yung pananamit na, alam mo yun, yung image na gusto mong ipakita bilang ikaw. And I felt like there was not at any point of my preparation to Miss Universe na there was a divided attention sa paglaban ko. And I felt like it's still the same kahit na may mga tinitrain tayo. I'm not saying naman na 20 international candidates yung tinitrain ng mga camps, di ba? There would be like 1-2 girls coming in for like a week or 2 weeks kasi syempre so a week or two na hindi naman yung grabe na buwana nandito. Wala naman sila dito for 6 months or kasi dati yung mga Miss Philippines talagang si Shamsi was in Colombia for like Colombia. 3 weeks I think. Matagal yung mga Miss Philippines natin. Even si Bianca Manalo, even si Miriam Kiambao. Some of them stays in those countries for almost a month. So, I think it's not a good attitude to be selfish. So, ayan na, guys. Ha? Share the love, ha? Sharing is caring. Oo naman. Gets ko naman. Pero, sa bagay, gets ko rin naman. Siguro kasi medyo ninenervyos na tayo ngayon. 10 years na rin tayo nakaka-place. Medyo nafe-feel na natin yung pinch na shoot. Kailangan maghigpit tayo kasi kung pakawala tayo ng pakawala ng information, so nakuha na nila yung trade secrets natin. So siguro doon ang gagaling. For me, every year talagang
pataas ng pataas yung level. Na sobra. I felt like every year, ang daming mga na-discover pa ng mga pageant trainers na mga new ways or like new approach, there will always be improvement. So I said, 'di ba nag-evolve naman tayo every year. So hindi naman 'to yung parang kung ano yung natututunan natin sa school na it's the same textbook every year, yung pattern na sinusundan natin. And pageantry, your imagination is the limit. Oo, and MJ, 'di ba? You have to also admit even styling, which was a really, really huge deal, of course, when you won. Because before you won, the Miss Universe crown has always been dominated by the Aces girls. Because by the time that you won, you were already associated with KF. Now, I'm not sure, because you turned off your social media platforms, but I'm not sure if you're aware, a lot of the pageant fans, they have opinions on what these two camps are good at. Like, for example, they would say, Aces girls are always very good, palaging plakado ang styling nila. Well, as the KF girls, palaging plakado yung pasarela nila. And then, during your time sa Binibining Pilipinas, moving to Miss Universe Philippines, aware ka ba yung brewing fear pagdating sa styling mo? Like, alam naman natin yung nangyari sa'yo sa Miss Universe, pero aware ka ba na parang dun kami nininervyos sa styling mo going to Miss Universe? Kasi once the girls win a title as a Binibining Pilipinas, medyo nawawalan na ng right or ng say yung mga camp sa kung paano approach mo. I mean, they can train you as much as they can, teach you more makeup or hair or how you're gonna carry yourself in the competition. But at the end of the day, Binibining Pilipinas organization will pick the clothes that you will wear. So, may mga trainings din kami na is being conducted by Binibining Pilipinas. We're actually being sent to school for personality development training ng mga naging partner ng Binibining Pilipinas. So, they actually have their own training din. Training. So, I think medyo doon na magkakatalo eh. Kasi up until my time, we're not allowed to have our own stylist, unlike the girls now that they actually pay na their own stylist and they can actually carry that until the competition from national pageant pa nga. So actually kahit national contestant pa nga lang nakikita mo na yung pattern na ito yung stylist niya kasi ganito yung styling niya all through. Actually naging tatak stylist na nga eh. Minsan, alam mo, criticism namin yan last year, 2019, na naging, ang Binibini naging labanan ng styling team, na wala yung girl, actually, noong 2018. I think yan na yung sinasabi nating involvement ng pageantry. Oo. So that's the new normal. Tama. Pero, would you rather na ganon? May mga, di ba, talaga may team na sila. May sub-teams. Oo. Sa inside Aces and Queens or KF, yung iba't ibang girls talagang merong styling team na rin talaga sila. Kompleto sila, ha? May stylist, may photographer, meron admin, may social media manager. Diba? Candidates pa nga lang may mga pasabog ng videos na naluloka ako. Pero nakakatuwa na talaga yung creativity ng mga babae and siguro yung kung ano yung mga gusto nilang, you know, ipaalam agad sa pageant fan bilang pinapakilala pa lang nila yung pangalan nila. I think it's a good platform din, ano, na nagagawa na nila yun ngayon. Nandito naman. Yes, going back. So going back to your question, wala naman akong fear. Just, sabi ko sa sarili ko ay whatever the Pilipinas will throw at me, the clothing. Alam ko naman na kung paano gawin yung makeup ko. I was trained by KF and the pasarela. They've been helping me so much. And Q&A, even outside, even Tito Boy, si Ollie. Daming tumutulong sa akin with the Q&A. So Hi, Sir Ollie!
So I felt like I was really getting enough help. Hindi naman, wala naman akong fear na baka mali yung styling or whatsoever. It's just have enough confidence to my team, to whoever are helping me at the moment. And hindi ko naman, kasi nga hindi naman ako masyadong active in social media at that time. Hindi rin naman ako aware sa comparison ng teams. For me, alam, nagtitiwala ako sa kanila because I know that they have been doing this for decades. And as much as Binibining Pilipinas is very experienced as well. I just really trusted na yung experience nila with the pageant world is enough na. So wala, I never doubted my trainers, I never doubted Binibining Pilipinas, and I was just like a sponge na talagang iniintake ko lahat ng mga tinuturo nila sa akin. You know, MJ, this is really very refreshing coming from you. Actually, we've wondered for many years kung bakit hindi ka masyadong nagsalita, because ang assumption namin mga pageant fans, because of what happened, because of the fiasco with your national costume and your gown, akala namin palagi kang may hugot. But I have been listening to you, I've listened to your other interviews, I've also researched a lot of the interviews you've given, even sa ABS and even sa mga newspapers. At dun ko na pagkakabit-kabit na sobrang nag-overthink kami ng mga fans pagdating sa laban mo sa Doral. Na parang sobrang worried kami, sobrang feeling namin sub-story yung nangyari sa iyo doon. Tapos ngayon na nakakausap kita na parang you just had a blast. Parang yeah. You were just thankful for like everybody who surrounded you. Yun yung dating sa akin. Na wow. Actually, first of all, I just wanted to address na may mga fans kasi nagsasabi na oh, I was ungrateful with Davao City kasi I was Miss Davao. I never mentioned it. At that time, kasi I was representing North Cotabato, di ba? North Cotabato, North Cotabato. But never would I ever deny na I represented Davao City for the first 2 years and they really helped me with everything. Sasabi, mga fans naman nagsasabi na nagpapa-interview ako ngayon, I was ranting. No, what happened is already done. You know, that was my destiny. That was, you know, how it was written. So, hindi, this is not ranting. This is just actually answering questions. Hindi ka ba nag-rant eh? Kasi kung tutuusin, ang positive mo nga eh. And most of the things actually na sinasabi ko ngayon, siguro realization ko na lang din yun. Mga na after years. And people should also realize na I like to reiterate this na I will be forever grateful with Binibining Pilipinas. Kasi without them, we will not have this platform. Nung teenager ako, hindi ko nga alam yung Binibining Pilipinas, di ba? Kasi I wasn't really into pageantry. Pero knowing na there's this an organization who's actually giving a platform for all the women around the country who can actually be someone or just, you know, this is a really good stage for everyone to actually start a career. Or like whatever they want to pursue. Oh, tama. Some women to just boost their confidence. Kasi talagang, kahit na hindi ka manalo, paglabas mo ng Binibining Pilipinas, you're a different woman. Talagang... Ano ba? Because once a Binibini, always a Binibini. Grabe yung branding nun ah. When I was in Davao City, actually, pag may isang Davaoenya na sumali sa Binibining Pilipinas, kahit na hindi manalo, talagang she is being celebrated in her town or like, ng mga kaibigan niya, and people are very proud of her joining Binibini, a national competition. So, for me, nakakalimutan ng mga tao na this is actually a great platform for all the women. And considering my experiences, I was given second time, third time, and to actually find women and actually compete with Miss Universe, I might have... there might be some things that I wished I could have done, you know, differently. Differently, yeah, but I will be forever grateful with the organization of how they took care of me, of how they handled things when I was raining. Maybe some of the things that, you know, yung mga rules nila might not be the things that I wanted to do, but
at the end of the day, every company has their own rules. Kahit na gusto mo man o hindi, oh, you have to respect your bosses. You have to respect how they run their organization, their company. And that was just me. And I think for me, kaya hindi rin ako masyado nagsasalita. Kasi I have so much respect for Mrs. Araneta. And sometimes it hurts. Yung mga sinasabi ng mga tao na sobra na, she's being bashed. Like she didn't do anything for the Philippines. She have done so much for this Filipinas. And she's not even a Filipino. She have done, sobra. You know, she have done sobra. So much for her country. And I think nakakalimutan na ng mga tao, I appreciate yung mga bagay na. So, ngayon, sobrang appreciated si Madam. As in, but then, I think, update kita. Kasi tatanungin ko yung opinion ko. Mamaya na kita tatanungin tungkol sa Miss Universe. Pero, alam mo, I think, mainit yung mga tao kay Madam noong 2014. Sobrang, ang laking trigger talaga nun. And I don't know, how do you feel when people say na ikaw yung parang naging sacrificial, parang, how do you feel when people acknowledge you as someone who paved the way for our other girls to have their Filipino designers, their styling team? Do you feel a little bad about this, or do you feel like, wait, ito yung contribution ko? pag sinasabi niya sacrificial lang, parang, ay, kawawa naman ako. May ganun. May ganung feeling. Pero, I don't think at that moment na it was being planned na, okay, sacrifice natin si MJ para... Si MJ. Nagkataon lang. The next girls. Nagkataon lang talaga na, alam mo yun, minsan may mga pagkakamali, minsan may mga step na tama, it works, and maybe at that time, in that moment, it didn't work for me. It's just... Nakaloka, ano tinitira mo? Ang positive mo? I think sometimes you just have to accept that not everything will work for you. Diba? Yon, guys, ha? So, pag hindi nag-work, eh, hindi naman ibig sabihin, hindi naman yan forever hindi mag-work. So, diba? Kasi, pero ang ganda na aura mo, ang ganda, it's very zen. You know, what you're telling us right now is a very zen way of explaining what happened to you during your stint at Miss Universe. Kasi, it's so well documented. I mean, you search on Pinterest, it's there. You search on Google, it's there. And it's portrayed in such a way na yung narrative niya parang it's so sad, it's so unfortunate. Pero, ang ganda na parang syempre nakikita kita ngayon, you're rising above what happened in 2014. And, I mean, look at the friends that you gained from 2014. Not a lot of people can say na ganun pa rin yung closeness ng mga friends nila, diba? Na tatlong linggo lang nila nakasama. Oo. And I mean, what I can say about my experiences, hindi naman ako yung first representative ng Philippines na who didn't made it, you know, that far in Miss Universe. I mean, Miss Universe has been going on for decades and ang dami-daming Miss Philippines na could have done better if only they were given a chance to be a part of the top 15 or top 10. Ang dami pang mga Miss Philippines from the 90s or like the early 2000 na masasabi mo talagang, oh my gosh, pag kung eto siya, kasi hindi, may mga Miss Philippines tayo before na were a certified lawyer, may doctors, talagang, alam mo yun, hindi basta very diverse, pinapadala natin sa Miss Universe, and we know that if only they were given a chance na naka-answer sila ng mga Q&A, they could have done better. Pero syempre, isa lang naman yung crown eh. It will only be given, at the end of the day, it will only be given to one girl. Pero, diba? I mean, we just have to accept that it's not going to be the same fate for every girl. Kasi, different set of girls for this year and different set of candidates will always, you know, give you a different result. So, we can't compare my experience to the experience of last year, 2 years ago, or even 5 years ago. Kasi, syempre, if one girl competed with a different group of girls, it might have been different. At yung game plan niya baka na iba. And I think it also has something to do with the changing tastes. Kasi nung pagdating nung 2014, yes, it was very Donald Trump. And
Yes. It was very evident with the lineup of girls. I think 2014 is just one of those most memorable years na hindi man memorable yung production, yung venue, yung mga sagot. Yung venue talaga namin, talagang it was such a disaster. Kasi, diba, I take that back. Memorable yung venue nyo. Sobrang memorable na hanggang ngayon, hindi pa siya natatalo ng Las Vegas sa akin. Oh, alam ko, gosh, sobrang shops ng Las Vegas. 2017. I think hindi ko pa ito nakikwento, pero I remembered Mrs. Araneta was complaining about yung mga national director na naka-opo lang sa... Kasi it's just a college stadium, di ba? Oo. So, syempre, yung mga upuan, hindi naman yung may mga foam, ganyan. Talagang semento. Oh my gosh. So, nakakaloka. My national director is old. Yun na nga eh. Hindi niya kakayaning umupo lang sa semento for like how many hours. Oh my God. Doon pagbata-bata pa kaya siguro. Oh, see? Kaya so, talagang doral talaga. Doral talaga. Sabi kasi nila, tita, pumili ka, Doral o Las Vegas, yung kala Rachel. Sabi ko, bahala kayo, Doral talaga ako. Pinaka-chop. Kasi, yung Las Vegas naman, every hotels there is designed for shows talaga. So, yung mga theater nila, they have a proper backstage, they have a proper rooms for you know, preparing. Kasi, Las Vegas is actually made for shows. Diba? Kaya nga, ano, ang taas ng expectation natin sa Vegas kasi. So, nung hindi masyadong na-meet yun with the tarpaulin walls and yung rampa-rampa sa mezzanine. Pero sabi ko, hindi pa rin yan kaya itrump ng Doral. How did you feel nung nalaman mo sa Doral kayo pupunta? Anong impression mo nun? Wala. Wala. Siyempre, nung nakita namin yung lugar... Ito na yun. Kasi ano siya? Parang siyang Eastwood. Yun yung thinking namin nun, parang Eastwood eh. Ang liit na eh. I'm not sure, di pa ako nakapunta ng mga stadium ng mga colleges natin dito. Pero I'm pretty sure Araneta is so much better. Talagang maliit. Maliit lang siya talaga. Ayun, they just made it work. Kasi nga, I don't think may nahanap silang event place at that time. Kasi Mr. Trump's resort, golf resort was there. So, we can stay in his place na lang. So, I think talagang pinilit na lang ng Miss Universe na maitawid yung taon na yun. And to think it was already January. Oo. 2015 na siya actually. Oh, kailangan nang mangyari talaga ng Miss Universe or else it will be a fail, 'di ba, for them. I think nagkakagulo na rin sila. Oo, medyo I think yun na kasi yung time na medyo may mga negotiations na sila. Will they continue? Will Trump continue or will he run for higher office? So kaya feeling talaga namin hindi na natutukan ng husto si Doral. Yes. As opposed to Vegas naman na siguro nangapa yung organizers. Pero yung sa inyo, parang feeling ko latak na lang eh. But that did not matter because even if wala kang mahugot sa Doral, grabe yung batch ninyo pagdating sa fez, pagdating sa body. Kasi, of course, you remember, you invited us, you invited me, and you invited Tita Bella to meet some of the girls for 2014. Yes. And, at that time, hindi ako masyado lumalabas ng bahay. These are the girls na napapanood ko. And then when I met them, I kept on telling my mom and I kept on telling like people in the house na parang there is a reason kung bakit Miss Universe candidates yung mga to. Even yung pinaka-tsaka na iniisip nyo sa lineup, hindi sila tsaka. I'm so sorry, hindi talaga. Alam mo yun, yung that feeling like the real life Barbies. Ng mga pageant. Uh-huh. Yeah. Actually, yung hindi alam ng mga beauty pageant enthusiasts, diba? Kasi most of the fans, syempre, hindi naman lahat nakakalipad there to watch live. Pero I keep on telling as much as I can, we group every time nag-uusap kami, napakarami pang babae except from the hype girls na mga favorite countries or like just whoever you see na nasa top
15 or like top 10. Napakarami pang contestants from different countries, maybe mostly European or even Africans, na talagang life-size Barbie. Na ang gaganda. Sobra. And kung hindi ka focus sa sarili mong competition, lalamunin ka ng takot. Kaya nga hindi ako nag-pageant eh. Kasi lalamunin talaga ako, kakatingin. Kasi ang gaganda ninyo. Ang gaganda, ang gaganda. And actually, I also say, every time may reunion kami, no, pag nakikita ko sila, pageant ready pa rin tong mga, I think, isa rin, it's a good thing na may reunion kami. Kasi every time nag-reunion kami, bakit na pa pageant ready pa rin ang lahat? So, I think diba? It's a good motivation. Kari Ramos nga, eh, di ba sasali? Oo. Nasali siya sa Miss Charm. Actually, looking forward for that din. Nasasali ulit siya ng competition. Ako rin! Carrie's body is still, oh my God. Crazy. Sobrang, I mean, until now ha. Kaya nga sabi ko, 2014 is super plakado. Physically super plakado.